Ayun o. Yan, nakatatlo na. Dalawang malaki. Tapos ito pa yung isa. So, nakatatlo na. Yan, ito yung hinuli nila. Sa pangalawang latag nila, no? 2, 4, 6, 8, 8. Talaga o. Nice one. Yan, narito na tayo sa kubo. Ito na, kasamahan natin. Mga tropang bumbong. Iba ba yan? Ah, hindi ito yung mga artista. Grupo ng mga artista. Ah, talpakers. Ayun. Kasama natin ang mga magdadayakos na talpakers, mga bro. So, yun. So, si Tol, nandito. Iniwala natin kanina, Tol. Ano yan? Saan galing yan? Artista pa rin. Tol, naghihinain pa dito. Tol, ano ba yung mga tilapia? Tila child abuse ka dyan. Pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na yan. Di ba may dala kang kamote? May dala kang kamote. Bumili pa nga akong kamote. Nandito tayo sa kubo at may inaayos lang ako. So sila ay kakalat na. So unang kalat na raw nila. So siguro naman mga ano daw sila, mga tatlong kalat. So kahit siguro hindi natin mapanood yung una nilang pangangalat, pero sa susunod na kalat nila, papakita ko sa inyo kung paano nga ba sila kumakalat ng ano, ng dayakos. Aww. Tara, puntahan na natin yung mga talpakers na magdadayakos ng Barangay Bumbong. Yan. Aww. So yan, ngayon, naglalatag na sila mga bro nung, ano, nung kanilang lambat. So mamaya ipapakita ko ulit sa inyo kung ano nga bang klaseng lambat yung ginagamit nila. Aww. Na panghuli ng dayakos. Ay panghuli ng ano, ng knife fish. Ayan. Tol, may nagtatanong. Hindi daw siya arwana. Knife fish daw. What? Sa to lang mga bro, yung arwana talaga ay yung talaga nakikita nyo sa mga aquarium. Ayan. Aww. Arwana mga bro ay nakasanayan talaga rito sa isla. Na tawag sa larwa na talaga. Pero taga night fish talaga. Nakasanayan lang talaga rito mga bro. Kasi kahit ako eh. Diba nung bata ako eh. Talaga eh. Bata pa lang ako. Ganto na din ito. So yun, habang iniikutan nila yung fish cage dito ng Team Australia, ay papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung klase ng lambat na ginagamit nila. So eto mga bro, yung lambat na ginagamit nila. So pakita ko sa inyo. So ito ay nakalapat sa putik. Kaya hindi natin pwedeng angatin. So yun, ito yung klase ng lambat na ginagamit nila pang huli nga ng night fish. So yun. At ang mata nito mga bro, kung hindi ako nagkakamali, tres. Tapos yung lambat niya, yung malambot na parang kurilon, o kung tawagin niya nila, pamu. So yan, nylon na talagang matigas.
Yan, yung klase ng lambat at hindi natin siya pwedeng itaas dahil nakalapat siya sa may putik. So yun. At kung mapapansin nyo, ang haba nung kanila na ikalat. Oh. So yun, nandun na sila sa kabila. Yun, malapit na sila matapos. Yan. Yun yung dulo, yung may kawayan. So yan, naikot na nila yung apat na cage. So yan, wala ba mga shoutout ang mga tropang talpakers? Yon. Nakarin tani ba? Bakit pa katunggali, di ba? So yan, sina Kuya Wendell nga pala nung nakaraan yung kasama natin. Tsaka sina, ano, sina Wendell Ramos. Tsaka si Ian Binirasyon. Tsaka si Polly. So yan, iba yung grupo kasama natin ngayon, mga bro. So yan, after nila na malibot, mga bro, yung ano, yung mga fish cage, yun na, manghuhuli na sila na mga arwana o knife fish nga. So huwag kayong malito sa tawag namin. Nakasanayan talaga dito sa isla na tawagin siya na, ano, na arwana. Pero ang tawag talaga sa kanya, knife fish. So bakit knife fish? Dahil nga yung formation ng ano, no katawan ng isdang to ay parang ano, kutsilyo. May talim, katulad ni Tol, talim PH. Ang gagawin nila sa bago palang napanood nung nakaraan, di ba? So binubulabog nila yan, yung mga tulos, talagang papatakbuhin nila yung mga knife fish nga, yung mga isda, para pumunta sa kanilang lambat. Tapos doon nila huhulihin manumano sa lambat. So tama ba yun, Tol? Tama-tama, mga bro. At isa pa, mga bro, mas maigi rin kasi na mas isa siyang buwan ay nadaya ko sa ganyan. Kasi napapansin yung mga bro, yung arwana ay nakakasira yun ng lambat kasi binabahayan niya ng mga ano, sa ilalim. Tama. Tapos yung mga simedya natin gusto na lang makuha sa loob sa mga ano, 17 na ano, na ordinaryong lambat. Posible talaga masira. Posible talaga. Ayan, mga 17 lambat na ordinary. Ayan, kaya para sa akin eh, tama nga yung sinabi ni Tol. Mas maganda siya na ano, na idayakos once a month para nga makuha rin natin yung mga knife fish na bumabahay. Kasi sabi ni Tol, bumabalon daw yan. Nagagawa daw sila ng mga balon, di ba? Gumagawa yan ng mga balon. Lalo na sa mga chisimilya. Ayan. Na kinahabol talaga nila yung mga similya, mga bro. Ayun, mga bro, actually, kumakalat tayo rito ng panty na 3 media. Na 0.5 ang lambat. Hindi din talaga sila madali, mga bro. Kahit sabi mo na kumakalat tayo, kahit bubuhin natin. Hindi mahuli, mga bro. Ayan, napansin nyo, ginagawa nila. Para tumakbo yung mga ano, mga arwana. Lapit tayo sa lambat nila. Tignan natin kung ano yung paraan ng kanilang panghuhuli sa ilalim, kasi maano-manong hinuhuli yung mga ano, mga knife fish dito nga sa kanilang lambat. So titingnan natin sino una makakahuli. Kasi nung nakaraan, di ba, last vlog natin sa ganito sa Dayacos, 2 months ago na siguro, si Kuya Ian Binirasyon yata yung marami nakahuli nun. Well, kaya mo kaya yung mga ganyan trabaho? Kaya, kuya, gusto subukan natin. Actually, may kumpare ako dito na si Pare Kirikrik, tuturuan tayo niyan. Ayan, sarat kay Pareng Mate, ayan, tsaka kay Pareng Aljon, ayan. Hindi ka nga yata makaabot sa putik. Mga classmate ko yan, nung elementary kami. Ayan. Tara, sama tayo. Mabubulabog tayo. Oh, sige, ayan, si Tol, sasama. So ako, hindi muna, mga bro, bagong gupit ako eh. Mababasa yung buko. Kapit ka dyan, mabubulabog tayo. Sexy, Tol, ah. Puti, ah, para si Amanda Page, ah. Yan, si Tol. Manguhuli na rin. Oh, ay basa kayo, mga bro. O ano, dinidikit sa lambat. Oh. Ganyan kami. Ah, ganyan ba yun? Dinidikit sa lambat dito. Ah, sorry, ano, sorry po, sorry po, sorry po. Ayun, layo. O sige. Papagalitan kita, ay. Pasensya na po kayo. Oh, no. Talagang nang babasa, mga bro. Binabasa tayo. Gusto tayo patalonin eh. Oh, bro, nakaisang malaki na si Kuya dun. So, yan. Naitali na niya. Para sure na hindi makakatakas yung ano, diba? Yung arwana nga o knife fish. Dito niya nahuli sa part na to, sa lambat na to. At yan, na-sure niya na, oh, na-itali niya na talaga. Ayun, si Kuya, siya yung nakahuli nito. So, buhay yan, mga bro, baka kala niyo patay, ah. Buhay na buhay yan. Ito kami dati. Masama mo ako dati sa ganito. Eh? Oo. Saan? Ha? Saan? Sa Mars, tsaka sa Pluto. What? Mga
bro, unang paralin lang ngayon ay medyo supply daw. Nahina daw ang arwana. Oh. So, tingnan natin. Kung ano, so, susunod na parang nila ay ano, makatali sila. Yun, ngayon sinasamsam na nila yung lambat na nilatag nila at lilipat nga sila na ibang pwesto. So mahina daw yung huli dito. Ayun ang huli mga bro kanina. So yun kuya, magkano ba ang presyo ngayon ng night fish? 7 yun sa ngayon daw mga bro, 57 ang kilo ng ano, ng night fish. Pangalawa set nila, pangalawang kalat. Oh, sana ano, marami mahuli. Sige mga bro, at ito na, malapit na sila matapos sa kanilang pangangalat. Maiikot na nila itong mga cage. At kung mapapansin nyo mga bro, kita nyo naman ang mga mangangalat, naka-uniform pa. Sino kaya ang kandidatong nai-endorso nito? Nangaka-uniform pa. So yeah, si Kuya Mark Anthony ang pinakamarami yata nahuli mga bro. So yan, dito sa pwestong to, yan, nakatatlo na. Dalawang malaki, meron pa dito mga bro. Tapos ito pa yung isa. So napakatlo na dito sa may pwestong to. So mga bro, sa ganitong paraan ng pangingisda, kinakailangan talaga yung ano, yung lakas mo sa pagsisid at saka yung ano mo, yung talaga resistensya. So importante yun. So hindi pwede rito yung ano, yung mga katulad ng mga sisid namin ni Tol na tuwing lulutang eh parang patakbong papatay. Yung parang ano, nakalinisan. So kinakailangan talaga malakas ka sumisid. Kasi syempre huhulihin mo yung mga knife fish na sumabit sa lambat. So yan, kita nyo naman si Kuya Mark mga bro, kanina pa yan ano, kanina pa yan nakasisid, di ba, sa ilalim, di pa rin lumulutang. Tingnan natin kung sa lalabas. Ayun, doon pala lumabas. Tapos na sila sa pangalawa nila. At itong pangalawa nila mga bro, medyo marami ng konti eh sa doon sa una natin na paglalatag. Medyo marami silang huli ngayon. Hindi katulad kanina. Pero yun nga, hindi pa rin ganun ka ano, kaigi. Hindi katulad nung dati na madami silang hinuli dito. Yan, ito yung hinuli nila sa pangalawang latag nila, no? 2, 4, 6, 8, 8. So yan, lalaki. O ano, sino ang mga shoutout natin na habol dyan? Meron ba? Shoutout na kayo. Shoutout na. Muna na sila para Jolop, saling makaraming huliin. Lagi lalang tambak. Ayun! Kila pa rin Jolop daw niya. Lagi raw kayong tambak. Aba, kinakantsawan niya ta. Yan mo bro, lalaki. Lalaki para marami mahuli. Yan. Oh, kaway mo muna yung isang yan. Yan. Yeah. 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 Kapit na. Yan talaga, oh. Nice one. Laki ng isang yun, mo bro. Siga-siga mo na, oh. Ayan. Break time daw sila. Siga-siga mo na, mo bro. Uli tayo sa kubo. So, yan. At sila ay pangatlo na nila na ano, nalatag. So, yan. Maglalatag sila doon, mga bro. So, iikutin nila yan. So, mamaya pupunta tayo. Pagka yung ano, pag mananamsam na sila. So ano na to, pangatlong latag na nila.
So yun, kain muna tayo. At yan, kamote at saka tilapiang prito. So nagpiprito si Tol sa loob eh. So yan, ito yung masarap. Tol, first bite. Thank you, Lord. Aww. After daw nito ay lilipat na sila ng ibang pwesto. Mas masarap talaga mga bro yung ano, yung mga maliliit na tilapia. Three finger doon. Mas malasa. Three finger. Ayan, tapos na sila sa huli nila na ano, na pangangalat. Para nakailang piraso lang din sila dito sa huli. So yun mga bro, uwi na sila. Mga tropang talpakers ng Barangay Bumbong. Maraming salamat kuya! Sige po, ingat po! Yun. Yun nga mga bro, papalis na sila. So yan. At lilipat na raw sila sa ibang pwesto, sa ibang spot kung saan sila pwede na maglatag ng kanilang lambat. At siguro tayo maya maya ay uuwi na rin tayo mga bro. Ngayon muli, maraming salamat sa pagsama sa amin, Tol. Dito nga sa paraan ng pangingisda na tinatawag na Dayakos. Kung saan nga inuhuli natin yung mga invasive na isda na tinatawag nga na night fish. O kung tawagin nga, karaniwan tawag dito sa Laguna Lake na arwana. So sabi nila kuya, ang presyo daw ngayon ng arwana ay umaabot daw ngayon ng 50 to 60 pesos. Pero ngayon ay nasa 57 daw, to be exact. So yun, at sana sa paglipat nila ay marami silang mahuli na night fish. So yun, sa lahat ng mga manging isda, mga magdadayakos dito sa Laguna Lake, shoutout po sa inyo lahat at maraming maraming salamat po sa inyo. Patuloy na pagsuporta sa ating channel, sa panonood. At mabuhay po ang lahat ng mga manging isda dito sa Laguna Lake. Mga bro, maraming maraming salamat. At siguro sa outro ay ako yung makikita nyo. Yan. Let's go! At yun mga bro, at isa na naman vlog ang ating natapos dito sa ating munting channel, Talim PH. At sa video nga na to ay sinamahan natin ang mga Talpakers Boys ng Barangay Bumbong na ang trabaho nga ay nagdadayakos sila at nanguhuli sila ng isa nga sa mga invasive na isda dito sa Laguna Lake. Ito nga yung tinatawag na night fish o arwana nga kung tawagin dito sa amin. Nga lang mga bro, hindi natin na ipakita yung ibang huli nila na night fish kasi nga nag-live tayo sa ating page, so ayaw natin sayangin yung pagkakataon na makita naman ng mga followers natin sa ating Facebook page yung panghuhuli nga o paraan ng panghuhuli nila ng arwana o night fish. So yun, kaya muli, maraming salamat sa inyo mga Talpakers Boys dyan sa Barangay Bumbong. Sa lahat ng mga mangingisda dito sa Laguna Lake, saludo po kami sa inyo ang ating channel, Talim PH. Mabuhay po tayong lahat. Yun, syempre, huwag na natin itong patagalin mga bro bago tayo matapos. Mag-shoutout na tayo. So yan, shoutout sa'yo, Jose Bella Flor Blanc. Shoutout sa'yo at happy birthday sa iyong tatay dyan sa may Antique. Ayan. King Mabs TV, shoutout sa'yo. Junel Paraleja, shoutout din sa'yo bro. Santos De La Cruz Jr., shoutout din sa'yo. Shoutout din sa'yo, Jeffrey Marcelo, shoutout sa'yo bro. Angela Clarice Cabezares, shoutout sa'yo at sa iyong classmate na si Geno Didomo. So yan, taga dito yan sa aming barangay at kababata ako yan, si Regino. Yan, shoutout sa'yo. Joseph Alcara, shoutout sa'yo bro. B-Boy Rivera ng Barangay Subay, shoutout din sa'yo. At Mike Tiksay Fish Hunters. So shoutout sa inyong lahat mga bro at maraming salamat sa patuloy na pag-support at pagsubaybay sa ating channel, Talim PH. Kaya kung bago ka pa nga lang napadaan dito sa ating channel mga bro, mas maganda kung i-hit mo na yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para syempre nga, lagi ka na maging updated sa mga paparating natin na video pa. Kaya mga bro, hanggang dito na lang. Magkita-kita tayo next vlog. Bye-bye!